Thank you.
Good morning, guys! So, ngayon, dito kami sa mahabang buhangin. Dito sa... Santo di? Sa Isla Verde. Sa Isla Verde, sa... Batangas. Batangas City. Ayan. So, eto siya kung titingnan nyo, guys. Ayan. So, doon pa lang doon sa port, pagdating nyo dito, isang habang buhangin nga siya. So, pwede kayong mag... may mini trek na gagawin. Ayan. Pero solo nyo lang kasi... Ayan, madali lang naman siya. So, yun yung mga bato. Ayan dyan. Ayan. Ayan. Excuse sa akin kasi ota. Anong maawaran lola nyo? Ayan, so. Etong ano? Anong ano to? Ilihan ba? So, Ilihan siya dito sa Batangas City. And then, sabi nila, gitna siya ng Mindoro and ng pinaan ng Batangas mismo. Ayan. So, yung, oo, sa kabilang isla, yung Puerto Galera. So, sabi ng mga bangkero dito, from here, kung sa Batangas port kayo magagaling, di ba, 2 hours yung biyahe ng papuntang Puerto Galera. Pero, kung dito magagaling mismo, 40 minutes na lang yung lalakbayin nyo kasi gitna na siya and malapit na rito yung Puerto Galera. Ayan. So, ayan, tingnan nyo, guys. Ayan yung itsura niya. And nag-picture-picture na kami dito ni Javi. So, ang ganda niya, guys. Ito, kung titingnan nyo, ayan. Ayan siya. So, malinis yung tubig dito. Unlike sa ibang beaches na medyo mabato. Mabato, siguro kapag low tide. Pero, once na high tide naman na siya, ayun, nadadala na yung mga bato. So, ayan siya, guys. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng update. Isasama muna namin kayo sa aming mini trek. Ayan. So, see you guys later.
Guys, tingnan nyo ang kaburaraan na ginagawa ng iba. Tingnan nyo. Ayan. Sa mga pupunta sa beach, guys, kung pwede lang, kung pwede lang. Itapon nyo sa maayos na basurahan yung mga kalat nyo. Para naman, di ba? Kasi, tingnan nyo, ayun o. Yung mga plastic cups, ayan. Kasi, ano siya, hindi siya nakakatulong sa environment. Tsaka plus, ano, delikado siya sa mga fishes natin sa karagatan na yan. So, sana kung pumunta kayo dito na malinis, or pupunta kayo sa beach, siguraduhin nyo na itapon nyo yung mga trash nyo sa tamang basurahan.